Ngayong araw, tinatamad ako, mga bossing. Pero marami na akong nagawa. Hindi ko lang ako tinatamad to or napapagod. Dahil sa dami ko nang ginawa. Yan. Ang oras ngayon ay mag-1 na ng hapon. Yun. May araw na sobrang energetic ako. Mula umaga, pagkagising, hanggang sa matutulog na ng 10. Non-stop po yun ng paggawa. Ngayon, parang nahihina ako, mga bossing. Dapat ngayon, pupunta kami sa cardiology or kaya sa cardio or kaya sa OB. Alas 2 yung pinaka oras. Ngayon, sakto op yung aking kapatid. Tsaka si Candy day op. Parang 0 lang ang pwede sumama sa akin. Para naman ako tinatamad kasi may gagawa ng CCTV namin dito. Hindi pwedeng umalis si Joel. Hindi kami pwedeng umalis. Hindi pwede sila. Kaya dapat may kasama ako. Yan. O kaya inantabayan ako yung sister ko. Kasi po, yung check-up sa akin, hindi siya totally check-up kasi wala yung doktor ko talaga na emergency daw po. Kaya parang kung saan doktor na lang na available kami. Ang doktor naman na yon, ayaw niyang mag-ano kasi yung doktor ko, kahit sabi mo internal po siya, parang patitignan niya lahat, yung pa-examine niya lahat, yung sa cardio, sa OB, sa kidney, pa-examine niya lahat. Tapos kaya niya basahin lahat po yun. Eh may doktor pala na hindi niya pakikilaman yon kung hindi niya tungkulin yon. Kung internal lang siya, internal lang, hindi niya pakikilaman yung cardio, yung ganun, may ganun doktor. At yun ang napuntahan namin kahapon. Ang sabi lang po niya, yun lang ang tingin niya, parang okay naman. Pero dahil sa hindi nga po siya specialista doon, kaya sabi niya, sa cardio ko pumunta. E ngayon po, parang napapagod po. Parang ilang araw ng panay-hospital na lang ang hospital, check-up na lang check-up. Pero ngayong araw na ito, parang nanghihina naman po ako. Parang gusto ko matulog, humiga. Yan, eto po. Eto yung unan ko na ginamit. Kung makikita nyo yung video ko na yakap ito ng anak ko na nahirapan siya huminga. Yan, hindi ko po ito pinalaban. Eto yung, pero unan ko kasi naman to. Unan ko to, yung unan niya nandoon sa kwarto niya sa kabila. Kaya aking to, kaya hindi ko ito pinalaban. Parang feeling ko kapag yakap ko po ito, yakap ko din yung anak ko. Ayan. Yung anak ko, 2 beses ko lang siya napanaginipan. Pero yung iba, maraming mga kwento na napanaginipan. Pero sa akin, yung unang-unang araw ng gabi, nang nawala na nga po yung anak ko, napanaginipan ko siya sa paborito niyang damit na nakanganga po siya. Yung wala na siya. Yun nga po yung hinahalikan ko po siya. Yun. Tapos, nung bago siya ilibing, napanaginipan ko, maganda na yung mukha niya. Ay, hindi, bago mag 40 days, maganda na yung mukha niya. Tapos yung pa rin nasuot niyang kulay blue na bulaklakin, yung nilagay ko sa manikin, yun pa rin po yung suot niya. Paborito niya po kasi yun. Ayun, tapos yung iba, kagaya ng boyfriend ni Jovelyn, si Oli, napapanaginipan daw po niya, umiiyak si Jovelyn. Sabi ng iba, parang hindi tanggap yung pagkawala dahil ganun yung panaginip. Or meron silang ugnayan na sila lang nakakaalam na parang nalulungkot siguro si Jovelyn. Kasi pagdating naman sa akin, yung bago siya mag 40 days, yun nga po, siya po ay maganda yung mukha po niya. Naka-makeup na po siya. Ang ganda-ganda niya. Yun nga po yung pinorward ko na nakalugay yung buhok po niya. Yun na yung panaginip ko sa pangalawa. Hindi rin po siya nagpaparamdam sa akin. Basta ganun lang. Tapos dahil pa ako mga diary na nabasa na hindi ko na lang tinuloy kasi dahil marami pa akong ginagawa. Ayan. Ngayon, feeling ko po parang nanghihina ako. May mga araw talagang ganyan. Kaya, di ba, may dati buhay pa yung anak ko.
umpisa, nakahigalang ako, kinukulit ako ng mister ko. Yung binidyohan ako nung nakadapa, yun. Pagod ako nun. Basta pagpagod na pagod na ako, parang nanghihina ako. Hinihiga ko muna siya, mga bossing. Yan. Pero ang dami ko pang gustong gawin. Kaya lang, parang nanghihina nga po. Kaya, pahinga muna. Yan. Kaya sinare ko nga po sa inyo, habang ako ngayon ay nakahiga dito. Itong kaman to, mga bossing. Kasi yung tatlo, malaki po to at saka mataas. Mangyari, mister ko, hindi siya sanay sa kama. Lumaki po sila sa, yun nga po, sasahig sila. Kaya, dyan po siya sa carpet. Humihiga. Umi lang po ng anak kong punso. Ang nakahiga dito. Tapos yan, si Berber. Mamuno-muno na ng Berber. Doon, ayun. Nilagay ko muna doon. Yung Berber. Na napakadaming iba't ibang itsura, iba't ibang damit ni Berber. Mahilig ang anak ko kasing bunso sa Berber. Yun, yakap-yakap niyo. Kahit siya po ay 11 years old na, kahit may buhok na kilikili, Berber pa rin. Wala na kami makaupuan sa sahig na lang. Panay Berber ang nakalagay po dito, mga bossing. Ayan, ay kwento ko lang po, mga bossing ko, na parang ako yung nanghihina. Parang nauupos na kandila. Parang, yun nga po, kailangan ko siguro tutulog muna ako. Ayan, kasi kagabi, medyo hindi na ako ganun nakatulog ng mahimbing. Kaya siguro parang nanlalata po ako, mga bossing. Ngayon, sabi ng sister ko, sa mismo, kasi napunta namin kahapon na doktor, ay hindi siya nagbabasa kung hindi niya specialist po yun. Yan, kaya wala po siyang nabasa sa lahat ng mga na ano ko. Ang sagot niya, siguro hindi ko alam kung parang hindi ako mangamba, hindi ako matakot. Kaya sabi niya, basa niya, okay. Pero magpatingin ako sa mismong cardio at saka sa OB at saka yun nga po sa kidney. Yan, sa diabetes. Sa diabetes siya, kailangan hindi na ako nagpaano sa kanya sa diabetes. Kasi ang doktor talaga namin ay wala lang, may emergency. Kaya hindi nakarating. Ngayon, hindi ko alam kung pupunta akong ospital. Gusto ko munang matulog. Kasi kailangan pa-check up ako sa pagkaparehas pa sila ng oras. Kaya isa lang pipiliin ko doon kung kanina akong papacheck up. Sabi ng mister ko, Tuesday na lang. Sa Monday, para isahan na lang. Sabi naman ng nanay ko, huwag kong baliwalain. Pero ang sabi ng aking katawan, magpahinga muna ako. Yan, bahala na po kung anong magaganap mamaya.